Captain Kels, good morning everybody. I hope na masaya kayo kahit yung iba dito yung mga pinagpalit na. Oh, anong connect ng charot. So anyway, yesterday, so I and my friends, namulot kami ng suso or yung conical snail o mas kilala sa tawag na suso dito sa aming probinsya or in any part of the provinces I know. Char! So today, kasi nga, matalino ako at napakabait ko at napakamapagkumbaba kong babae. Char! So inunahan ko na, I have to make tikdol for this one para pag kinu... para madali na siyang linisin kasi after kung putulin yung pinaka ano niya yung dito sa part yung buntot para madali siyang sipsipin katulad ng something like this, char. So later after nito ay iano ko siya, ipapasok ko siya sa sako at saka mumulestrain ko siya, char. Iano ko siya sa semento para yung para later. So mapapansin niyo itim yung kulay niya, later magiging golden like to. Wow! So, medyo marami-rami naman siya. So I think mga ilang oras ko tong i-google yung oras ko ngayong araw. So wala naman pong liba ngayon yung prinsesa niyo. So I have to focus this watch. So ayan, magsisimula na akong magtikdol. Alam mo ba yung pagtitikdol? Parang hindi ko din alam, charot lang. Para hindi na kayo mahirapan. So let me showcase a virtual video about tikdol. Char. So the first thing we should have is umal. Char. So let's start. Oh my god, para makikita yata yung egg ko. Oh, here we go. Put this one. Okay. So ito po yung tinatawag na pagtitikdol o pagninilay. Char. Pinuputol natin yung mga ano, yung pinakabuntot niya. Sasaktuhin lang natin siya kasi pag nasobrahan, mahirap tong sipsipin. So, we have to make sure na sasakto lang yung pagputol natin sa ano, katulad niyan ko. Dapat sakto lang yung laki, katamtaman lang yung liit para at least hindi tayo masobrahang masaktan, char. So, ayan, continue tayo. Char. So ayan, para sa kalaman ng iba, habang ginagawa po natin to, kailangan natin umungol para mas mapadali yung trabaho, char, para ramdam natin yung sakit at the same time, oh my god, muntikan na tayo, diba? At the same time, maramdaman natin yung pleasure after the pain, char. So we have to make faster. We have to make this very professional. Wala tong laman kasi siguro may kabit na naunang sumipsip dito, char. So ayan nga, I have to continue to pursue my dreams, char. So habang pinuputo ko yung buntot ng suso, iniisip ko na hinawakan ko din yung pagkalalaki niya, char. So ayan. So mapapansin natin, there is ano, different colors of suso. Merong shiny raven, char. Merong itim na itim. At meron naman something like black gold. Ano ba itong pinagsasabi ko, char? Dahil yata siguro simptomas na to na ano, pagiging virgin ko at wala talaga akong jowa since birth or since day one. Masyado na tayong tagtuyo ngayon kaya tingnan niyo yung mukha ko, nagkakanda butas na tagtuyo, char. So this is it. So I think kailangan ko magtikdol ngayon ng suso ng almost 1 million, and it will cost me whole day investing so much time for this. Oh my god. So ayan, mapapansin natin, merong iba't ibang laki yung suso. May katamtaman lang yung liit, may saktong laki, may mataba, may mapayat. At meron naman pinagpala. At sigurado ako masarap yun, char. Oh my god. So ayan, continue pursuing our dreams. Habang nagsasalita ako, manood kayo dyan, mga musit kayo, mga buisit kayo. At habang nanunood kayo, at habang may pinagdadaanan kayo dahil mga pinagpalit kayo ng jowa nyo ngayon o yung mga asawa nyo ngayon ay may kabit, congratulations! Welcome to the club, char! Ayan! So, ayan nga, habang ginagawa ko to, let me... Hayaan nyo muna ako magsalita para naman malibang ako at para hindi ko mamalayan na tapos na pala ako, char! Alam niyo guys,
kapag umiibig tayo, no, lalo na kapag first time natin umiibig, kailangan na hindi natin binibigay yung lahat, yung bubukaka tayo ng pagkalaki-laki, natalo pa natin yung bibig na bulkang mayon. Kailangan, ano tayo, we have to make it slow, gentle, and subtle, char. Huwag tayong masyado tayong assertive at agresibo. Na pag sinabi ng Jonathan na ibuka mo lahat, ipapakita mo pati yung karimla ng mundo mo, char. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, char. Char. Guys, malapit na ako matapos, guys. Char. So, ayan, konti na lang to. And yes, matatapos na ako. Pasensya na kung malikot to. Wala kayong pakialam. I-style ko to. Char. So, ayan. Isang harvat na lang to. Matatapos ko na din. Char. Finally, we're done. And finally, natapos din ako ngayon. Pupunta ako sa napakagarang puso negro namin. Doon ko titirahin tong mga suso na to. At na-realize ko lang, medyo masama na yung mukha ko. Char. Napakahirap palang nakaupo na kinakantat ka. Charot. Ang hirap magtrabaho ng nakaupo ka, diba? Ayan, palabas-labas na yung dila ko kasi nanunuyo na yung bibig ko. Char. So, ayan, pack. Ganyan yung itsura ko kapag medyo, kapag medyo matari, pero maganda pa rin, char. So, nandito na naman yung maganda sa kalsada. Nasa pampublikong lugar na naman ako. Ayan, yung mga batang yan. Akala mo, close na close. Tawagin pa naman akong tito, char. Hindi ko naman sila mga kilala, charot. So, ayan, nakatkintuloy ng isang palo sa ulo yung isang bata. Char. Actually, ganit lang ako sa inanyong, kaya inupakan ko na. Ganti ko lang, kasi marites eh. So, ayan yung isang bata dyan. Medyo kaawaan ko na lang siya. Para naman siya magkaroon ng kakaibang experience sa kanyang buhay. Charot. Pasensya na kayo, guys, sa pinagsasasabi ko. Ganyan talaga yung mga vlogger, charot. Nasensyado kami magsalita ng kung anong masasakit sa kapwa tao. Lalong-lalo na kung hindi naman kayo tao, charot. Kung naiinis ka, ko, huwag ka makinig dito, charot. So, ay naglilinis na ako ng suso para matanggal yung itim na natural na kulay nito ng shell. Kasi kung paano naman magluto ng suso kapag itim na yung kulay nito, pati yung saboy maghalong itim, diba? Ganyan talaga tayo kapag alam natin yung isang babae Makati, huwag na natin ipalapit sa jowa natin kasi alam lang noon natin kung ano yung mangyayari. Aagawin at talikuran kang lulukoin. Charot. Ahas kasi, girl. Ahas. Dapat sa'yo minuhod din sa simento. Charot. So, ayan sa mga medyo bobo dyan, magtatanong lang kayo, magtatanong kung bakit, hala, ang itim ng tubig. Anong nangyari? Meron bang himala? Edited ba yan? Charot. Kawawa naman kayo. Eh, syempre, ang bububo nyo, galing yan sa suso. Diba, ayan, minuhod ko sa simento. Ikaw pa yung inuhod ko dyan sa mukha mo kung hindi yan magdugo. Eh, di, syempre, pupula yung tubig kasi dugo mo yun ng halo, yung halo sa tubig. Charot. So, ayun, patuloy ko itong lilinisin. Ay, kakainis naman ito, paulit-ulit tayo dito. Finally, ayan, natapos ko na rin inugod yung suso at saka medyo nakukonsensya na rin ako kasi sobra na silang asasas. At kung gusto mo, ikaw naman dito yung pasok ka sa sako at yung pagmumukha mo, inugod ko na malaman mo na ang kati mo at ang rupok-rupok mo at wala ka nang ganda. Akala mo kung sino ka. Nagmamaritis ka pa at nangingilang ka ng buhay ng ibang tao samantala yung baho mo ay hindi mo maamoy. Alam ka, sis, wala ka na bang pang-amoy? Tingnan mo din naman yung dumi mo sa mukha bago mo tingnan ang dumi sa mukha ko. Ganun ba yun? Charot. So, ayan, guys. Nilinis ko na yung susok. Paulit-ulit ko itong nilinisin para naman matanggal lahat ng libag. Hindi katulad ng lalaki dyan, ng ibang lalaki dyan. Na ang mahal-mahal singil na sa mga bakot. Pero, ang dami naman yung libag. Nang, nila, saging. Lalong-lalo na yung itlog. Yan, itim-itim pa ng singil. Like, iyo, duh, iyo. Charot, ang lalaswan ng pinagsasabi ko. Charot lang, ha? Yan, ha? So, ayan, look closely to the suso, to the video. Ayan, golden light na talaga yung kulay niya.
from itim na itim to golden light color. Di ba? Mas mabuti pa yung susok. May pagbabagong nagaganap. Eh, sa inyong relasyon, walang nagbabago. Kaya, maghiwalay na kayo kasi hindi talaga yung bagay sa isa't isa. Char. Excuse me. So, alam kong napapangita na kayo sa boses ko. But, kapit lang kayo dyan, mga mga kaibigan ko, ha? Char. Ayan, tapos ka nang linisin yung suso at pauwi na yung pinakamagandang babae sa aming pareho. Ayan, oh. Siguro kinain lahat ng mukha ko yung dumi ng suso. O, tingnan niyo yung mukha ko. Charot, parang pet mo lang. Nilalait ko na yung sarili ko. Inuunahan ko na kayo kasi alam ko namang pag didiskitahan yung pagmumukha ko. Pero ayan, o, kahit ganyan yan, yung mata niyan ang taray-taray. O, ayan, parang pinupusod lang. O, ayan, pak, ang ganda. Ganyan po talaga yung mga prinsesa kapag gandang-ganda sila sa sarili. Masyado talaga umaapo yung confidence nila. Ayan, o, gaano man kapangit. Kahit hindi naman mabilang yung mga butas sa pagmumukha ko. Ayan, confident kasi alam ko maganda ako. Thank you so much sa pakikinig dito. Love, love, love. Mamatay na lang kay Charot.